Good morning, good evening sa inyo mga Spigatik. Nandito pa rin tayo kay Tulang's Bike. Siyempre, dito lang yan sa Cavite mga Spigatik. May bago akong nakita dito. Wala pa akong content para dito sa bike na to mga Spigatik. So, silipin na natin kung gaano aganda tong bike na to. Si, nako po, Kespor Stork Feather. Ayan, 1.0. Napaganda na ito para sa akin. And then, siyempre, malalaman nyo kung gaano kaganda to. Bago yan, don't forget to like, comment, and subscribe mga Spigatik. This is your Spigatik the Explorer. Ciao! Oh, tinapos ka agad. Hindi, joke lang. So, para sa mga bago dyan, bago natin simulan to, don't forget to like, comment, and subscribe. So, simulan na nga natin to. Para kay Kespor Stork Feather. So, eto na nga si Kespor Stork Feather 1.0. Napakaganda na ito para sa akin. Napakainam. And syempre, kung makikita mo naman, sa kulay niya pa lang, all goods na all goods na. So, Kespor, top tube muna tayo. Top tube na ito, model name, Stork Feather 1.0. Yan, nakalagay, all goods na all goods. At meron nakalagay dito na ICR. Yan. So, sinasabi niya dyan is internal cable routing. Okay? Dahil ito. Yan. ICR niya, isa dito. Dalawa naman sa kaliwa. All goods na yan. Okay. Maayos naman yung geometry na ito. Yan, geometry niya. See that? Napakainam. Then, syempre dito, meron nakalagay dito na super light. And by the way, yung binabike check nga pala natin is size 40. Ayan, oh. Size 4... Ano ba? 40 nga ba? 44. Size 44 to. So, medyo may kaliitan to. So, kung ikaw ay 6-footer, eh, kumuha ka ng size 56. Okay? So, down tube naman neto. Siyempre, pinakita ko na sa inyo yung ICR niyan. So, dito naman is may pagka-square naman siya. May pagka-square naman siya. Medyo maalikabok lang. Pasensya na. Pero okay lang yan. May pagka-square. FD. FD na ginamit naman dito is Shimano 105. Pero bago ko ituloy ito, nakakalimutan ko, lagayan ng bottle cage, isa, dalawa. Tapos FD na tayo. Balik tayo sa FD. FD, Shimano 105, ito ay nakatubay. Okay? Crankset, syempre, Shimano 105 pa rin yan. So, this is 11 speed, 50, 30, 40 ang ginamit sa kanya dito. 50 yung malaki, 34 yung pinakamaliit. Okay, pagdating naman sa bottom bracket nito, bottom bracket ang ginamit sa kanya is Guinea. Okay, Guinea ang ginamit sa kanya. Chainstay, walang nakalagay na bike skin para proteksyonan yung mga chainstay nyo. Pero ikaw na bahala magpalagay niyan. Bago mo gamitin to, palagay ka kaagad ng bike skin. Okay? So, dito naman tayo sa RD. Shimano 105 to. When you say Shimano 105, this is 11 speed. Ha? 11 speed yan. So, eto na. Tignan na nga natin kung ano ginamit sa kanyang kaset. Shimano pa rin ang ginamit sa kanya. So, this is most likely 28 teeth. 28 teeth nga. All goods na all goods. Para sa mga nagdududa dyan, kung 11 speed nga ba si Shimano 105, 11 speed po talaga yan. Eto po siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, wag ka na magduda. Okay? So, hubs naman. Hubs naman neto ang ginamit sa kanya is formula. Eto ang tunog niya. Iyan, oh. Malutong-lutong. Mainam. Dito naman tayo mapunta sa tires neto. IRC Jetty ang ginamit sa kanya, 700x25C. Ito siya. Yan yung lapad niya. Ito ang clearance niya. Ito naman ang clearance sa chainstay. Okay? So all goods na tayo dyan. Ito pa, malupit dito. Whew! Rims naman ito, carbon lodi.
Carbon yan, naka-presta bulb, all goods. Ilang spokes na ito? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 23 lang to. 23 spokes ang ginamit sa kanya. Carbon loading na yan mga spikitik, wala na akong masasabi dyan. Okay, mapunta na tayo sa kanyang brake set. Brake set naman nito ginamit sa kanya is Pro. Pro na ang ginamit sa kanya. Rotors naman, Pro na rin ang ginamit. 140 naman sa kanya. Hydraulic na to ah. Cable actuated hydraulic brakes na yan. So huwag ka na mag-alala, kung may lulusungin ka, mainam na mainam na yan. Okay, saddle machine 11 ang ginamit sa kanya. By the way, bago ko makalimutan, yung rims nga pala neto is machine 11 din. Okay, pero carbon to, carbon lodi. Machine 11 ang ginamit sa kanyang saddle. Seat post, carbon lodi. Napakainam. Pedals, ito stock, steel, syempre ball bearing. Palitan mo na lang, panigurado, ikaw bago ka bumili nito, alam ko naka-clutch ka na. So, kabit mo na lang, bili ka na lang ng pedals. Alright? So, dito naman tayo mapunta. Ay, by the way, nakalimutan ko. Seat post na ito, diba carbon? 27.2 nga pala yan. Okay? Stem. Stem na ito, machine 11 ang ginamit sa kanya. Syempre, ito ay sealed bearing na. Okay, yung kanyang headset. Seal bearing na yan, machine 11. May pagkamahaba rin to eh, no? 31.8 ang clamping nito. Siyempre, dito naman is, ano ba ginamit dito? Audi ang ginamit sa kanyang bar tape. Hindi ko na alam kung anong ginamit dito na drop bar. Siguro, machine 11 din siguro ang ginamit dito. 31.8 ang clamping. STI. When you say STI, Shimano Total Integration. Other brands, Brifters ang tawag natin dyan. Huwag mong tawaging STI, si L2 o anuman. Okay? STI, Shimano Total Integration ang ibig sabihin nun. Alright? Shimano 105 na yan. Okay, dito na tayo mapunta sa tinidor niya. Tinidor nito, carbon lodi mga spikitik, ICR na yan. Dito pumasok, dito lumabas. Okay? 40 pa rin ang ginamit sa kanya, sa kanyang rotor, ayan, 140 ang ginamit, 140. So, all goods na, naka-hydraulic brakes ka na, cable actuated na. See, stork feather, napakainam. So, since wala tayong panimbang at panukat, hindi ko na patatagalin to. Para sa mga bago dyan, don't forget to like, comment, and subscribe. Spikitik the Explorer lang sa TikTok, Facebook page, and syempre, dito na rin sa YouTube channel natin. Magkano si Kespor Stork Feather 1.0? Presyo na ito? 63,000 pesos sesoses. Size 44 to mga Spikitik. At syempre, magaang to para sa akin. Hindi ko lang talaga to matitimbang. Wala tayong panimbang ngayon, nakakalimutan natin bitbitin. Alright? So, carbon na wheelset, carbon na fork, carbon na seat post. Napakainam na nito, naka 105 ka pa. Alright? So, yun ang presyo niya, 63,000. This is your Spikitik the Explorer. Maraming salamat. Ciao!